sikat na YouTuber na si Mika Salamanca ay dinakip sa Honolulu, Hawaii. Ito ay dahil nilabag ni Mika ang mandated 14-day quarantine para sa mga travelers at mga residente sa bansa. Base sa report ng Honolulu News Station, KITV 4 ABC Island News, si Mika ay dumating sa Honolulu noong July 6. 4 makatapos niyang dumating sa bansa, nalaman ng Hawaii Tourism Authority na namasyal na siya agad sa lugar. May mga video ni Mika ang pinakita ng mga concerned citizens ng lugar na nagpapakitang nagsasayaw ang dalaga sa isang mall. At pati na din ang pagdadining sa isang restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan. Labag ito sa batas ng Hawaii dahil nga mahigpit na ipinatutupad doon ang mga quarantine protocols. Ang pagkakaaresto kay Mika ay lumabas sa balita 2 matapos niyang ilabas sa kanyang vlog na sinabihan siya ng mga law enforcers sa Hawaii na she's in trouble. Inaamin ko po na nagkamali ako noong time na dumating ako dito sa Hawaii at agad po kaming lumabas. As far as I can remember, na-settle na namin yon. Say ni Mika. Sinabi din ni Mika na marami nga ang nagreklamo sa kanya nang makita ang kanyang mga videos out in public, kaya naman pinuntahan siya ng mga otoridad sa kanyang pinamamalagian. Sila po mismo nagsabi sa akin na, "You're not in trouble. If you're negative, you can go out." Kung meron po talaga akong nilabag, feeling ko dapat ngayon nasa presinto na ako. Pero lahat ng law enforcers na nakausap namin, sinabi na we're not in trouble and we're good. Pagpapaliwanag ni Mika. Ngunit pinabulaanan ito ni Attorney General Claire E. Connors. Sinabi nito na wala sa kanilang mga investigador na magsasabi ng ganun hanggat hindi niya inuutos. Marami daw followers si Mika kaya ito ang dahilan kaya naging mas malala ang sitwasyon. Nagpiyansa naman ng $2,000 ang kamag-anak ni Mika para siya ay makalabas na. Si Mika ang ika-24th person na naaresto sa Hawaii ng Department of the Attorney General dahil sa paglabag ng travel self-quarantine order sa bansa.